Mga kawikaan. Ang kahalagahan ng kawikaan. Unang kabanata. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaan ito, magkakaroon ka ng karunungan. Maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din ito'y magiging disiplinado ka. Dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman, at sa kabataan ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong, at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinghaga, at mga bugtong ng marurunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niya maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Payo sa pag-iwas sa masamang tao. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, "Halika, sumama ka sa amin. Mag-abang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsam. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila, sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Kapag itinakwil ang karunungan. Ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan, at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, "Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin, at binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib, at walang katatakutan. Ang kahalagahan ng karunungan. Ikalawang kabanata. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya.
sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat, at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid, at nararapat. Sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan, at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos nang sila'y ikasal. Kapag pumunta ka sa bahay niya, para ka na rin pumunta sa kamatayan, sapagkat ito ang daan tungo sa daigdig ng mga patay. Kung sino man ang pupunta sa kanya, ay hindi na makakauwi. Makakalimutan na niya ang daan patungo sa lugar ng mga buhay. Kaya tularan mo ang pamumuhay ng mabubuting tao at mamuhay ka ng matuwid. Sapagkat ang taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan ay mabubuhay ng matagal dito sa daigdig. Ngunit ang masasama at mga mandaraya ay palalayasin. Bubunutin sila na parang mga damo. Dagdag na kahalagahan ng karunungan. Ikatlong kabanata. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Mapalad ang taong may karunungan at pangunawa, higit pa ito sa pilak at ginto, at sa ano pamang mga mamahaling bato. Walang anumang bagay ang maaaring ipantay dito. Magpapahaba ito ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan, at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit, at bumukas ang mga bukal, at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan. Makakatulog ka ng mahimbing at walang kinatatakutan. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. Huwag mong pagplanuhan ng masama ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo ng walang sapat na dahilan, lalo na kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Huwag kang mainggit sa taong malupit o gayahin ang kanyang mga ginagawa, sapagkat nasusuklam ang Panginoon
sa mga taong baluktot ang pag-iisip. Ngunit nagtitiwala siya sa mga namumuhay ng matuwid. Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama. Ngunit pinagpapala niya ang sambahayan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga nanghahamak ng kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga marunong ay pararangalan. Ngunit ang mga hangal ay ilalagay sa kahihiyan. Ika-apat na kabanata. Mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Mabuti ang itinuturo kong ito, kaya huwag ninyong ipagwalang bahala. Noong bata pa ako at nasa piling pa ng aking mga magulang, mahal na mahal ako ng aking ina bilang nag-iisang anak. Tinuruan ako ni ama. Sinabi niya sa akin, "Anak, ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo ko. Sundin mo ang mga utos ko at mabubuhay ka ng matagal. Pagsikapan mong magkaroon ng karunungan at pangunawa. Huwag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko. At huwag kang hihiwalay dito. Huwag mong tanggihan ang karunungan. Sa halip, pahalagahan mo ito. Dahil iingatan ka nito. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon nito. Kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo, tanggapin mo at pahalagahan ang karunungan, dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Magiging parang koronang bulaklak ito, na magbibigay sa iyo ng kagandahan. Anak, pakinggan mo at tanggapin ang mga sinasabi ko sa iyo, upang humaba ang iyong buhay. Tinuruan na kita ng karunungan, kung paano mamuhay sa katuwiran. Kung susundin mo ito, walang makakasagabal sa buhay mo at maliligtas ka sa anumang kapahamakan. Huwag mong kalilimutan ang pagtutuwid ko sa iyong pag-uugali. Ingatan mo ito sa puso mo, sapagkat mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy kang mamuhay ng matuwid. Sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama o walang naipapahamak. Ang pagkain nila ay paggawa ng kasamaan, at ang inumin nila ay paggawa ng karahasan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Babala laban sa pakikiapid. Ikalimang kabanata. Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka ring magsalita ng may karunungan. Ang salita ng masamang babae ay kasintamis ng pulot at banayad tulad ng langis. Ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang iyong makakamit. Kung susunod ka sa kanya, dadalhin ka niya sa kapahamakan, sapagkat ang nilalakaran niya ay patungo sa kamatayan. Hindi niya pinapansin ang daan patungo sa buhay. Ang dinadaanan niya ay liko-liko at hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyo ako at sundin. Lumayo kayo sa babaeng masama, ni huwag lumapit sa kanyang bahay. Dahil baka masira ang inyong dangal at mapunta sa iba, at mamatay kayo sa kamay ng mga taong walang awa. At ang lahat ng kayamanan ninyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapupunta sa iba, sa mga taong hindi ninyo kilala. Saka kayo mananangis kapag malapit na kayong mamatay, kapag butot balat na lamang at wala ng lakas. Saka ninyo sasabihin, "Sayang hindi ko kasi pinansin ang mga pagtutuwid sa aking. Nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko."
hindi ako nakinig sa aking mga guro. Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapahamakan at kahihiyan. Dapat sa asawa mo lang ikaw sumiping. Kumbaga sa tubig. Doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin. Dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa. Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag makihati sa iba. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig. Anak, huwag kang paaakit sa malaswang babae o hipuin man ang kanyang dibdib. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan para itong bitag na huhuli sa kanya. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. Dagdag na babala. Ika-anim na kabanata. Anak, kapag nangako kang managot sa utang ng iba at naipit ka sa pangakong iyon, ganito ang gawin mo upang maayos ang pananagutan mo sa kanya. Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan kanya sa iyong pananagutan. Huwag kang titigil na makiusap hanggang sa maging malaya ka, tulad ng isang ibon o usa na nakawala sa isang mangangaso. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at naguutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? Kaunting tulog, kaunting pahinga, at ang paminsan-minsang paghalokip-kip ng mga kamay. At hindi ninyo mamamalayan, darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng pulisan. Ang taong walang kwenta at masama ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Kumikindat at sumisenyas siya gamit ang kanyang mga kamay at paa para makumbinsi ang mga tao sa mga sinasabi niya. Ang puso niya ay puno ng pandaraya, laging nagbabalak na gumawa ng masama, at sa mga gulo siya ang nagpapasimula. Kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon: ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay, kahit ano pa ang iyong ginagawa. Sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo, at ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Ilalayo ka rin ito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan. Huwag kang patutukso sa kanyang pang-aakit. Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay. Ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan, tiyak na masusunog ang damit mo. At kung tatapak ka sa baga, mapapaso ang mga paa mo. Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka. Minsan nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom. Ngunit pinagbabayad naman siya ng 7 beses ng kanyang ninakaw kapag nahuli, kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya. Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal. Sinisira lang niya ang kanyang sarili. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. Sapagkat ang asawang seloso ay sobra kung magalit at maghihiganti siya ng walang awa. Kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. Ika-7 kabanata. Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo.
Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan, sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Ang masamang babae. Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip silim na noon at malapit ng dumilim. Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nananatili sa bahay. Madalas siyang makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki ay agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi, "Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap kita at mabuti naman nakita kita. Sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing pa sa Ehipto. Nilagyan ko iyon ng pabangong mira, alo at sinamon. Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko, naglakbay siya sa malayo. Marami siyang dalang pera at 2 linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o tulad ng isang usa na patungo sa bitag. At do'y papanain siya na tatagos sa kanyang puso. Para din siyang isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag ng kamatayan. Ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paaakit sa ganyang uri ng babae at huwag ninyong hayaan na kayo'y kanyang iligaw. Marami na ang mga lalaking napahamak dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay. Papuri sa karunungan. Ikawalong kabanata. Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral. Tumatayo siya sa matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod, at mga daanan. Nangangaral siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan ninyo ang aking panawagan. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. Pawang matuwid ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya. Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may pangunawa. Pahalagahan ninyo ang karunungan at ang pagtutuwid ko sa inyong ugali kaysa sa pilak at ginto. Sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kaysa sa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo. Ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali. At alam ko rin kung paano magpasya ng tama. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Magaling akong magpayo at may sapat na kaalaman. May pangunawa at kapangyarihan. Sa pamamagitan ko nakakapamuno ang mga hari at ang mga pinuno'y nakagagawa ng mga tamang batas. Sa pamamagitan ko, makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal, ang lahat na namumuno ng matuwid. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Makikita ako ng mga naghahanap sa akin. Makapagbibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran, at tagumpay na magtatagal. Ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pila.
Sinusunod ko ang tama at matuwid. Bibigyan ko ng kayamanan ang nagmamahal sa akin. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Nilikhanan niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo, ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit, maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kailaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw, at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw, at lagi naman akong masaya sa piling niya. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Kaya ngayon mga anak, pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo. At huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Ang karunungan at ang kamangmangan. Ikasyam na kabanata. Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may pitong haligi. Pagkatapos nagkaroon siya ng malaking handaan. Naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin. At saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Hali kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamamagitan ng karunungan, hahaba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, "Hali kayo rito, kayong mga walang karunungan." At sinabi pa niya sa walang pangunawa, "Mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim." Ngunit hindi alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakapunta na sa kanya ay naroon na sa libingan. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ikasampung kabanata. Narito ang mga kawikaan ni Solomon. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid. Ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong. Ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiyahiya. Ang taong matuwid ay pinagpapala.
Ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Ang alaala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman. Ngunit ang masamang tao ay makakalimutan. Sumusunod sa mga utos ang taong marunong. Ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasak. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha. At ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba. Ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapipinsala. Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa. Ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan. Ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay. Ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pila. Ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakikinabang. Ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mamuhay ng may karunungan. Ang kinatatakutan ng taong masama ay mangyayari sa kanya. Ang hinahangad naman ng taong matuwid ay makakamit niya. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama. Ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Ang tamad na kinukonsumi ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo at ng usok na nakakaluha. Ang may paggalang sa Panginoon ay hahaba ang buhay. Ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan. Ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa kanya. Ngunit ang mga suwail, dito ay mapapahamak. Ang matuwid ay hindi paaalisin sa kanyang lupain. Ngunit ang masama ay paaalisin. Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan. Ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin. Ngunit ang alam lang sabihin ng taong masama ay puro kasamaan. Ikalabing isang kabanata. Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan. Ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ang matuwid at walang kapintasang pamumuhay ay makapagpapagaan ng buhay. Ngunit ang masamang pamumuhay ay maghahatid ng kapahamakan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya ay mawawala, at ang kanyang mga inaasahan ay mawawalan ng kabuluhan. Inililigtas ng Diyos sa kahirapan ang matuwid, ngunit ang masama ay kanyang pinapabayaan. Sinisira ng hindi makadiyos ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay maililigtas ng kanyang kaalaman. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, mga tao'y sumisigaw sa tuwa. At kapag ang masama ay napapahama, ganoon din ang kanilang ginagawa.
Umuunlad ang isang bayan sa pagpapala ng mga mamamayang matuwid, subalit nawawasak ito sa pamamagitan ng salita na masama. Ang taong walang pangunawa ay kinukutya ang kapwa, ngunit ang taong may pangunawa ay hindi nangungutya. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sekreto ng iba, ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sekreto ng iba. Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Delikado ang mga kong managot sa utang ng iba, kaya iwasan itong gawin upang hindi ka magkaproblema. Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap, ngunit ang taong masipag ay yayaman. Kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan, ngunit kung malupit ka, para iyon sa iyong kapahamakan. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala, ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay, ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip ng masama, ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang taong masama, tiyak na parurusahan, ngunit ang matuwid ay makakaligtas. Ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa nguso ng baboy. Ang ninanais ng matuwid ay pawang kabutihan, ngunit ang ninanais ng masama ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong saking ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas na ang presyo, ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito, ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay, at madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan. Gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos, ganti sa kanila ay kaparusahan. Ikalabindalawang kabanata. Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Ang mabuting tao ay kinalulugdan ng Panginoon, ngunit ang taong nagpaplano ng masama ay kanyang pinarurusahan. Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan, ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa, ngunit parang kanser sa buto ang nakakahiyang asawa. Ang iniisip ng taong matuwid ay tama, ngunit ang mga payo ng taong masama ay pandaraya. Ang salita ng taong masama ay nakamamatay, ngunit ang salita ng taong matuwid ay nakapagliligtas. Mapapahamak at maglalaho ang mga taong masama, ngunit mananatili ang lahi ng mga taong matuwid. Pinararangalan ang taong may karunungan, ngunit hinahamak ang taong masama ang kaisipan. Mas mabuti ang taong simple pero kayang magbayad ng katulong kaysa sa taong nagkukunwaring mayaman, ngunit kahit makain ay wala naman. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Ang taong masama ay laging kasamaan ang ginagawa, kaya hindi matatag ang kanyang kalagayan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag gaya ng punong kahoy na malalim ang ugat. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo,
Ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto. Ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pangiinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman. Ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama. Ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti. Walang mangyayaring masama sa taong matuwid. Ngunit sa masama, pawang kaguluhan ang mararanasan. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hindi ipinagyayabang ng taong marunong ang kanyang nalalaman. Ngunit ang hangal ay ibinibida ang kanyang kahangalan. Ang taong masipag ay magiging pinuno. Ngunit ang tamad ay magiging alipin. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan. Ngunit ililigaw ka ng taong masama. Hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay. At maililigtas ka nito sa kamatayan. Ika-13 kabanata. Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungutyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Ang taong nagsasalita ng mabuti ay gagantihan ng mabuting bagay. Ngunit ang salita ng taong hindi tapat ay gagantihan ng karahasan. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya. Ang taong walang kapintasan ay iingatan dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Ngunit ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Ang taong mayaman kapag dinukot ay may pantubos sa kanyang buhay. Ngunit ang taong mahirap ni hindi man lang pinagtatangkaan. Ang buhay ng taong matuwid ay parang ilaw na maliwanag. Ngunit ang buhay ng masama ay parang ilaw na namatay. Ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang hangarin na naantala ay nakapanghihina. Ngunit ang hangarin na natupad ay nakapagpapalakas at nakapagpapasigla. Ang taong tumatanggi sa turo at utos sa kanya ay mapapahama. Ngunit ang sumusunod dito ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng taong may karunungan ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at mailalayo ka sa kamatayan. Ang taong may mabuting pangunawa ay iginagalang. Ngunit ang taong taksil ay kapahamakan ang kahahantungan. Ang taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali ay pinag-iisipan muna ang isang bagay bago niya gawin. Ngunit ang taong hangal ay hindi nag-iisip. Ipinakikita niya ang kanyang kahangalan. Ang masamang sugo ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mapagkakatiwala ang sugo ay nagpapabuti ng ugnayan. Ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay dadanas ng kahirapan at kahihiyan. Ngunit ang tumatanggap nito ay pararangalan. Ang pangarap na natupad ay nagdudulot ng ligaya. Subalit ang taong hangal ay hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Ang kapahamakan ay darating sa mga makasalanan saan man sila magpunta.
Ngunit ang mga matuwid ay gagantimpalaan ng mabubuting bagay. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwid. Umani man ang sagana ang lupain ng mahihirap, hindi rin sila makikinabang dito dahil sa hindi makatuwirang patakaran ng iba. Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Ang taong matuwid ay makakakain ng sapa. Ngunit ang masasama ay magugutom. Ika-14 na kabanata. Ang marunong na babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan. Ngunit ang hangal na babae ay sinisira ang kanyang sariling tahanan. Ang taong namumuhay sa katuwiran ay may takot sa Panginoon. Ngunit ang namumuhay sa kasamaan ay humahamak sa kanya. Ang salita ng hangal ang magpapasama sa kanya. Ngunit ang salita ng marunong ang mag-iingat sa kanya. Kapag wala kang hayop na pang-araro, wala kang aanihin. Ngunit kung may hayop ka at malakas pa, marami ang iyong aanihin. Ang tapat na saksi ay hindi nagsisinungaling. Ngunit pawang kasinungalingan ang sinasabi ng saksing sinungaling. Ang taong nangungutya ay hindi magkakaroon ng karunungan kahit ano pa ang kanyang gawin. Ngunit ang taong may pangunawa ay madaling matututo. Iwasan mo ang mga hangal dahil wala kang mabuting matututunan sa kanila. Ang karunungan ng taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit ang kahangalan ng taong hangal ang magliligaw sa kanya. Baliwala sa mga hangal ang makagawa ng kasalanan. Ngunit ang taong matuwid ay gustong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw lamang ang nakakaalam ng iyong kabiguan at kagalakan. Mawawasak ang tahanan ng taong masama. Ngunit uunlad ang tahanan ng taong matuwid. Maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Maaaring maitago ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Ngunit pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Ang tao ay tatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginawa niya, mabuti man o masama. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Ang taong marunong ay iniingatan ang kanyang sarili at umiiwas sa gulo. Ngunit ang taong hangal ay walang pag-iingat at padalos-dalos. Ang taong madaling magalit ay nakagagawa ng kamangmangan. Ang taong mapanlin lang ay kinapopuotan. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam. Ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Ang taong masama ay yuyuko sa taong matuwid at magsusumamo na siya ay kahabagan. Ang mga mahirap kadalasan ay hindi kinakaibigan kahit ng kanyang kapitbahay. Ngunit ang mga mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay nagkakasala. Ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Ang nagbabalak ng masama sa kapwa ay nagkakasala. Ngunit ang nagpaplano ng mabuti ay dadamayan at mamahalin ng kapwa. Ang masikap sa trabaho ay may pakinabang. Ngunit magiging mahirap ang puro salita lang. Ang karangalan ng taong marunong ay ang kanyang kayamanan. Ngunit ang hangal ay lalo pang madadagdagan ang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay. Ngunit taksil ang saksing sinungaling. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. Ang kapangyarihan ng isang hari ay nasa dami ng kanyang nasasakupan. Ngunit kung walang tauhan, tiyak ang kanyang kapahamakan. Ang mapagpasensya ay masigit ang karunungan. Ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Ang nangaapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ang Diyos. Mapapahamak ang masama dahil sa kanyang masamang gawain. Ngunit ang mga matuwid ay iingatan dahil sa kanilang pagkamakadiyos. Ang karunungan ay nasa isip ng taong may pangunawa.
Ngunit ang mangmang ay walang nalalamang kahit ano tungkol sa karunungan. Ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Sa matalinong lingkod, ang hari ay nalulugod. Ngunit sa hangal na lingkod, siya ay napupuot. Ika-15 kabanata. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Hindi pinapansin ng taong hangal ang pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang taong marunong sumusunod sa mga paalala sa kanya. Dadami ang kayamanan sa tahanan ng mga matuwid. Ngunit anumang pag-aari ng masasama ay mawawala. Ikinakalat ng marunong ang kanyang karunungan. Ngunit hindi ito magawa ng mangmang. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang handog ng masasama. Ngunit kalugod-lugod sa kanya ang panalangin ng mga matuwid. Kinamumuhian ng Panginoon ang taong ang gawain ay masama. Ngunit ang taong nagsusumikap na gumawa ng matuwid ay minamahal niya. Minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya. Ang taong umaayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. Kung alam ng Panginoon ang nangyayari sa daigdig ng mga patay, lalo namang alam niya ang nasa puso ng mga buhay. Ang taong nangungutya ay ayaw ng sinasaway. Ayaw ding tumanggap ng payo mula sa taong may karunungan. Kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang taong hangal ay naghahangad pa ng kahangalan. Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap. Ngunit kung makokontento lang sila, ay palagi silang magiging masaya. Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan kaysa sa mag-ulam ng karne pero may alitan. Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay maghihirap. Ngunit kung ikaw ay masipag, buhay mo ay uunlad. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang. Ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Ang taong walang pangunawa ay nagagalak sa kamangmangan. Ngunit ang may pangunawa ay namumuhay ng matuwid. Mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Nagagalak ang tao kapag akma ang sagot niya. Mas nagagalak siya kung nakakasagot siya sa tamang pagkakataon. Ang taong marunong ay daan patungo sa buhay ang sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Wawasakin ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng biyuda. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasamang tao. Ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Ang taong yumaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin. Ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Malayo ang Panginoon sa masasama. Ngunit malapit siya sa mga matuwid. At pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Ang masayang mukha ay nagbibigay ng tuwa at nagpapasigla ang magandang balita. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marurunong. Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Ika-16 na kabanata. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi.
inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. Mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa sa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ang haring pinapatnubayan ng Panginoon, palaging tama ang paghaton. Ayaw ng Panginoon ang dayaan sa kalakalan. Sa mga hari ay kasuklam-suklam ang paggawa ng kasamaan, dahil magpapatuloy lamang ang kanilang pamamahala kung sila ay makatuwiran. Nalulugod ang mga hari sa mga taong hindi nagsisinungaling. Minamahal nila ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Kapag ang hari ay nagalit, maaaring may masawi. Kaya sinisikap ng taong marunong na malugod ang hari. Hindi pinapatay ng hari ang taong sa kanya ay kalugod-lugod. Pinakikitaan niya ito ng kabutihan, gaya ng ulan sa panahon ng tagsibon. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa sa magkaroon ng pilak at ginto. Ang namumuhay ng matuwid ay lumalayo sa kasamaan, at ang nag-iingat ng kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap, kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad, at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang marunong ay kinikilalang may pangunawa, at kung siya'y magaling magsalita, marami ang matututo sa kanya. Kapag may karunungan ka, buhay mo'y bubuti at hahaba. Ngunit kung hangal ka, parurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, kaya natututo ang iba sa kanya. Ang matatamis na salita ay parang pulot o kyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Maaaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Ang kagutuman ang nagtutulak sa tao na magtrabaho. Ang taong masama ay nag-iisip ng kasamaan, at ang bawat sabihin niya ay parang apoy na nakakapasok. Ang taong nanlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away, at ang matalik na magkaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Ang taong nabubuhay sa karahasan ay nanghihikayat ng kanyang kapwa sa kasamaan. Mag-ingat sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat, dahil maaaring masama ang kanyang binabala. Ang katandaan ay tanda ng karangalan na matatanggap ng taong namumuhay sa katuwiran. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Nagpapalabunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. Ikalabimpitong kabanata. Ang kaunting pagkain na pinagsasaluhan ng may kapayapaan ay higit na mabuti kaysa sa maraming pagkain, ngunit may alitan. Pamumunuan ng marunong na lingkod ang nakakahiyang anak ng kanyang amo, at sa kanilang mamanahin, makakabahagi pa ito. Sinusubok ng Panginoon ang puso ng tao katulad ng pilak at ginto, na sinusubok sa apoy kung ito ay tunay o hindi. Ang taong masama ay gustong makinig sa kapwa niya masama, at ang taong sinungaling ay gustong makinig sa kapwa niya sinungaling. Ang kumukutya sa mahihirap ay inaalipusta ang kanyang manlilikha. Ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. Karangalan ng mga lolo't lola ang kanilang mga apo. Gayon din naman, karangalan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Hindi bagay sa hangal ang magsalita ng mabuti, at lalong hindi bagay sa isang namumuno ang magsinungaling. Sa tingin ng iba,
ang suhol ay parang salamangka na magagawa ang kahit anumang bagay. Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang inyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. Sa isang saway lang, natututo ang taong may pangunawa. Ngunit ang taong mangmang ay hindi natututo, hampasin mo man ng walang awa. Laging naghahanap ng gulo ang taong masama, kaya ipapadala laban sa kanya ang isang taong malupit na magpaparusa sa kanya. Mas mabuti pang masalubong mo ang isang osong inagawa ng anak kaysa sa hangal na gumagawa ng kahangalan. Kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike. Kailangang tapalan bago lumaki. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Walang kabuluhang pag-aralin ang taong hangal sapagkat hindi naman niya hinahangad ang matuto. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Ang taong nangakong managot sa utang ng iba ay kulang sa karunungan. Ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Hindi uunlad ang taong baluktot ang pag-iisip. At ang taong sinungaling ay dadanas ng kasawian. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kalungkutan at kabiguan sa magulang. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang isip ng mangmang ay pag-aalagala. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapaitan at kalungkutan sa kanyang mga magulang. Hindi mabuti na parusahan ang taong matuwid o ang taong marangal. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos. Kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. Ika-18 kabanata. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. Hindi mabuti na kampihan ang taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ang chismis ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lunukin. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Ang akala ng taong mayaman ay may pagtatanggol siya ng kanyang kayamanan, gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. Ang taong marunong at nakauunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Napapatigil ng palabunutan ang mga alitan, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban. Mas madali pang sakupin ang isang napapadirang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid na nasaktan. Kung paanong mahirap wasakin ang mga kandado ng tarangkahan ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita
sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Nakikiusap ang dukha, ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Ikalabinsyam na kabanata. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa hangal na sinungaling. Maging masigasig ka man ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. Kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili, at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Ang mayaman ay maraming kaibigan, ngunit ang mahirap na may iniiwanan ng kaibigan. Ang saksing sinungaling ay parurusahan, at ang nagsisinungaling ay hindi makakatakas sa kaparusahan. Marami ang lumalapit sa pinunong mabait, at sa mapagbigay, ang lahat ay nakikipagkaibigan. Ang mahihirap ay iniiwasan ng mga kamag-anak, at lalo na ng mga kaibigan. Kapag sila ay kailangan, hindi sila matagpuan. Ang taong nagsisikap na magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa sarili, at ang nagpapahalaga sa pangunawa ay uunlad. Ang hindi tapat na saksi ay parurusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahama. Hindi bagay sa taong mangmang ang mamuhay sa karangyaan, at mas lalong hindi bagay sa isang alipin ang mamuno sa mga pinuno. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Ang galit ng hari ay parang atungal ng leon, ngunit ang kanyang kabutihan ay tulad ng hamog na bumabasa sa mga halaman. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang bungangerang asawa ay nakakainis tulad ng tulo sa bubungan. Bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Kung ikaw ay tamad at tulog lang ng tulog, magugutom ka. Mabubuhay ng matagal ang taong sumusunod sa utos ng Diyos, ngunit ang hindi sumusunod ay mamamatay. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya itutuwid, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Hayaan mong maparusahan ang taong magagalitin, dahil kapag tinulungan mo siya, uulit-ulitin lang niya ang kanyang ginagawa. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali, at sa bandang huli ay magiging marunong ka. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang gusto natin sa isang tao ay matapat. Mas mabuti pang maging mahirap kaysa maging sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. May mga taong sobrang batugan, kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang mapanuya ay dapat parusahan, para ang katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakakaunawa ay lalong magiging marunong kapag pinagsasabihan. Kahiya-hiya ang anak na malupit sa kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina. Anak, kung hindi ka makikinig sa mga pangaral para maituwid ang iyong pag-uugali, tinatanggihan mo ang mga turo na nagbibigay ng karunungan. Ang sinungaling na saksi ay pinapawalang kabuluhan ang katarungan, at ang bibig ng masama ay nalulugod sa pagpapahayag ng kasamaan. Sa mga mapanuya ay may hatol na nakalaan, at hagupit naman ang nakahanda para sa mga hangal. Ikadalawampung kabanata. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan, kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Ang puot ng hari ay parang atungal ng leon. Kapag ginalit mo siya, papatayin ka niya. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. Ang taong tamad mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Ang isipan ng tao ay tulad ng malalim na balon, ngunit mauunawaan ito ng taong marunong. Marami ang nagsasabi na sila ay tapat, ngunit mayroon kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan?
ang taong matuwid ay walang kapintasan. Mapalad ang mga anak niya kung siya ang kanilang tinutularan. Kapag ang hari ay humahatol, tinitiyak muna niya kung sino ang gumawa ng masama. Walang sino mang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Ang madadayang timbangan at sukatan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mga ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali, kung siya ba ay matuwid o hindi. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita ay ang Panginoon ang siyang gumawa. Kung tulog ka ng tulog, maghihirap ka. Ngunit kung magsisikap ka, ang iyong pagkain ay sasagana. Pinipintasan ang mamimili ang kanyang binibili upang makatawad siya. Pero kung nabili na, hindi na niya ito pinipintasan. Sa halip ay ipinagyayabang pa. Marami ang ginto at mamahaling bato. Ngunit iilan lamang ang nakapagsasalita ng may karunungan. Kung may taong nangako na babayaran niya sa iyo ang utang ng taong hindi niya kilala, tiyakin mong makakakuha ka sa kanya ng garantiya para makatiyak ka na babayaran kanya. Pagkaing nakuha sa pandaraya, sa una ay matamis ang lasa, ngunit sa huli ay lasang buhangin na. Humingi ka ng payo sa iyong pagpaplano o bago makipaglaban sa digmaan. Ang taong masalita nagbubunyag ng sekreto, kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Mamamatay ang sino mang sumumpa sa kanyang magulang, para siyang ilaw na namatay sa gitna ng kadiliman. Ang mana na kinuha ng maaga, sa bandang huli hindi magiging pagpapala. Huwag kang maghiganti. Magtiwala ka sa Panginoon at tutulungan kanya. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nandadaya sa timbangan. Hindi ito mabuting gawain. Ang Panginoon ang nagkaloob nitong ating buhay, kaya hindi natin alam ang ating magiging kapalaran. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti. Baka magsisika sa bandang huli. Sa paghatol, tinitiyak ng matalinong hari na malaman kung sino ang gumagawa ng kasamaan at sa kanya parurusahan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating budhi at isipan upang makita ang ating kaloob-looban. Ang haring mabuti at tapat ay hindi mapapahama at magtatagal siya sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanilang kalakasan at karangalan naman ng matatanda ang kanilang katandaan. Kung minsan, ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. 21st Kabanata. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naising. Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandom. Ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaaring humantong sa maagang kamatayan. Ang karahasan ng masasama ang magpapahamak sa kanila, sapagkat ayaw nilang gawin ang tama. Hindi matuwid ang gawain ng taong may kasalanan, ngunit matuwid ang gawain ng taong walang kasalanan. Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palaaway. Ang masasama ay laging gustong gumawa ng masama, at sa kanilang kapwa ay wala silang awa. Kapag ang manunuya ay pinarusahan mo, ang mga mangmang ay matututo. Kapag ang marunong naman ang tinuruan mo, lalo pa siyang magiging matalino. Alam ng matuwid na Diyos kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng masasama at parurusahan niya sila. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang dumaing, ay walang lilingap. Kapag ang kapwa mo ay may galit sa iyo, mawawala iyon sa palihim na regalo. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Ang taong lumilihi sa karunungan ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalo pang maghihirap. Pinarurusahan ang masasama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto
kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at palaaway. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay hahaba ang buhay, magtatagumpay at pararangalan. Mapapasuko ng matalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo at kaya niyang gibain ang mga pader na kanilang inaasahang tanggulan. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Ang taong palalo at mayabang ay makikilala mo dahil nangungutya siya at sukdulan ang kayabangan. Kung marami kang ninanais ngunit tamad kang magtrabaho, iyon ang sisira sa iyo. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung ihahandog niya ito ng may layuning masama. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Walang karunungan, pangunawa o payo ang makakapantay sa Panginoon. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng katagumpayan. Ika-22 Kabanata. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahama. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwas sa daang iyon. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kapag pinalayas mo ang mga taong nanunuya, mawawala na ang alitan, kaguluhan at pang-iinsulto. Ang taong may malinis na puso at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Binabantayan ng Panginoon ang mga taong may karunungan, ngunit sinisira niya ang plano ng mga taksil. Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka siya ay lapain ng leon sa daan. Salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay, at doon nahuhulog ang kinamumuhian ng Panginoon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Ang nagreregalo sa mayaman o nang aapi sa mahihirap para yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Ang 30 mahalagang kawikaan. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mo mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo, dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. Itinuturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang 30 kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Una, huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Anuman ang gawin ninyong masama sa kanila ay gagawin din niya sa inyo. Ikalawa, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. Ikatlo, huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Ikaapat, huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo. Ikalima, ang taong mahusay magtrabaho
ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao. Ika-23 kabanata. Ika-6. Kapag kumakain ka kasalo ng taong may mataas na katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, tigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkain kanyang inihanda, dahil baka iyon ay pain lang sa iyo. Ika-7. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, tigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala, at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ika-8. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot, kahit ito ay masarap, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, "Sige, kumain ka pa." Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo'y isusuka mo, at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Ika-9. Huwag kang magsasalita sa hangal, sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala rin kabuluhan. Ika-10. Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Ika-11. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Ika-12. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ika-13. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Ika-14. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. Ika-15. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain, dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Ika-16. Makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. Ika-17. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay, sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo katulad ng malalim at makitid na hukay, para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima, at siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Ika-18. Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tingnan sa isang baso at tila masarap. Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandang na ahas. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti, pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. Sasabihin mo, "May humampas at sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom?" Ika-24 na kabanata. Ika-19. Huwag kang maingit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Ika-20. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan.
mapupuno rin ito ng mahahalagang kayamanan. Ika-21, ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas ang mga nakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ng mga payo sa pakikipaglaban. At higit na matitiyak ang tagumpay kung maraming nagpapayo. Ika-22, ang karunungan ay hindi maunawaan ng mangmang. Wala siyang masabi kapag mahahalagang bagay ang pinag-uusapan. Ika-23, ang taong laging nagpaplano ng masama ay kikilalaning may pakana ng kasamaan. Anumang pakana ng hangal ay kasalanan, at kinasusuklaman ng mga tao ang sinumang nangungutya. Ika-24, kapag ikaw ay nawala ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Ika-25, huwag kang mag-atubiling iligtas ang walang kasalanan na hinatulan ng kamatayan. Maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari, pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi, dahil binabantayan kanya at alam niya ang nasa puso mo. Gagantimpalaan kanya ayon sa iyong mga ginawa. Ika-26, anak, kung papaanong matamis at mabuti para sa iyo ang pulot, ganoon din naman ang karunungan. Sapagkat kung marunong ka, mapapabuti ang iyong kinabukasan at mapapasa iyo ang iyong mga hinahangad. Ika-27, huwag kang gagaya sa taong masama na palihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Ika-28, huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Ika-29, huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Ika-30, anak, igalang mo ang Panginoon at ang hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng hari sa kanila. Dagdag pang kawikaan. Narito pa ang ilang kawikaan ng marurunong na tao. Hindi dapat magtangi ng tao sa paghatol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuhian ng mga tao. Ngunit kapag pinarusahan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong pagkakakitaan tulad ng iyong bukid na taniman bago ka magtatag ng sariling tahanan. Huwag kang sasaksi sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan o magsalita laban sa kanya ng kasinungalingan. Huwag mong sasabihin, "Gaganti ako, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin." Dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman, at gibana ang mga bakod nito. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti, at natutunan ko ang aral na ito. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog, at paghalukit-kit mo taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan. Iba pang mga kawikaan ni Solomon. Ika-25 kabanata. Narito pa ang ilang kawikaan ni Solomon na kinopya ng mga tauhan ni Haring Hezekiah ng Juda. Pinararangalan natin ang Diyos dahil sa mga bagay na hindi niya ipinapahayag sa atin. Pero pinararangalan natin ang mga hari dahil sa mga bagay na ipinapahayag nila sa atin. Kung paanong hindi masukat ang lalim ng lupa at ang taas ng kalangitan, ganoon din ang isipan ng mga hari, hindi malaman. Kailangang ang pilak ay maging dalisay muna bago ito magawa ng panday. Kailangang alisin ang masasamang tauhan ng hari upang magpatuloy ang katuwiran sa kanyang kaharian. Kung nasa harapan ka ng hari, huwag mong ibilang ang iyong sarili na parang kung sino ka, o ihanay ang iyong sarili sa mararangal na tao.
mas mabuti kung tawagin ka ng hari at paupuin sa hanay ng mararangan kaysa sabihin niyang umalis ka riyan at mapahiya ka sa kanilang harapan. Huwag kang magpabigla-biglang magsabi sa korte ng iyong nakita. Kung mapatunayan ng isang saksi na mali ka, ano na lang ang gagawin mo? Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ito'y inyong pag-usapan muna. At ang lihim ng bawat isa ay huwag sasabihin sa iba. Baka makarating sa kaalaman ng madla at kayo'y maging kahiya-hiya. Kapag ang salitang binigkas ay angkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pilak. Sa taong nakikinig, ang magandang payo ng marunong ay higit na mabuti kaysa sa mga gintong alahas. Ang mapagkakatiwala ang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Ang taong hindi tumutupad sa kanyang pangako ay parang ulap at hangin na walang dalang ulan. Ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit na ng may matitigas na puso. Huwag kang kakain ng labis na pulot at baka magsuka ka. Huwag kang dadalaw ng madala sa iyong kapitbahay. Baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay nakakapinsala tulad ng espada, pamalo at pana. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan ay walang kwenta tulad ng paangpilay o ngiping umuuga. Kung aawitan mo ng masayang awitin ang taong nasa matinding kapighatian, ay para mo na rin siyang hinubaran sa panahon ng taglamig o kaya'y nilagyan mo ng suka ang kanyang sugat. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Kung paanong ang hanging habagat ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. Mas mabuting tumira ng mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway. Ang magandang balita mula sa malayong lugar ay parang malamig na tubig sa taong nauuhaw. Ang matuwid na umaayon sa gawain ng masamang tao ay parang maruming balon at malabong bukal. Kung paanong masama ang pagkain ng labis na pulot, ganoon din ang paghahangad ng sariling kapurihan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. Ika-26 na kabanata. Kung paanong hindi bagay na magniyebe sa tag-araw at umulan sa panahon ng tag-ani, hindi rin bagay na papurihan ang taong hangal. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Tulad ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Kailangan ang latigo para sa kabayo, bukado para sa asno, at pamalo para sa hangal na tao. Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan, at baka matulad ka rin sa kanya. Ngunit kung minsan, kailangang sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Kapag nagpadala ka ng mensahe sa pamamagitan ng isang mangmang, para mo na rin pinutol ang iyong mga paa at para ka na rin gumawa ng sariling kapahamakan. Ang pilay na paa ay walang kabuluhan, katulad ng kawikaan sa bibig ng hangal. Ang isang papuri na sa hangal iniuukol ay parang batong nakatali sa tirador. Ang kasabihang sinasabi ng hangal ay makapipinsala tulad ng matinik na kahoy na hawak ng lasing. Kahangalan ang pumana ng kahit sino. Gayun din ang pagkuha sa hangal o sa sino mang dumadaan upang upahan. Inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan tulad ng asong binabalikan ng kanyang suka para kainin. Mas mabuti pa ang hinaharap ng isang taong mangmang kaysa sa taong nagmamarunong. Ang batugan ay hindi lumalabas ng tahanan. Ang kanyang dahilan ay may leyon sa lansangan. Gaya ng pintuang pumipihit sa bisagra, ang batugan na papihit-pihit sa kanyang kama. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang akala ng batugan, mas marunong pa siya
kaysa sa 7 tao na tamang mga tuwiran. Mapanganib ang nanghihimasok sa gulo ng may gulo. Ito ay tulad ng pagdakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kanyang kapwa at saka sasabihing nagbibiro lang siya ay tulad ng isang baliw na pumapana sa mga tao sa pamamagitan ng nakamamatay na palaso. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong. Natitigil ang away kung wala ng tsismisan. Kung uling ang nagpapabaga at kahoy ang nagpapaliyab ng apoy, ang taong palaaway naman ang nagpapasimula ng gulo. Ang chismis ay parang pagkaing masarap nguyain at lunukin. Maaaring itago ng magandang pananalita ang masamang isipan. Tulad nito ay mumurahing banga na pininturahan ng pila. Maaaring ang kaaway ay magandang magsalita, ngunit ang nasa isip niya ay makapandaya. Kahit masarap pakinggan ang kanyang pananalita, ay huwag kang maniwala, sapagkat ang iniisip niya ay napakasama. Maaaring ang galit ay kanyang maitago, ngunit malalantad din sa karamihan ang masama niyang gawa. Ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba, ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ang iba, ay siya rin ang magugulungan nito. Ang sinungaling ay nagagalit sa nabiktima niya ng kasinungalingan, at ang taong nambobola ay ipapahamak ka. Ika-27 Kabanata. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Ang buhangin at bato ay mabigat, pero mas mabigat na problema ang idudulot ng taong hangal. Mapanganib ang taong galit, ngunit ang taong seloso ay higit na mapanganib. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog, ngunit sa taong gutom, kahit pagkaing mapait ay matamis para sa kanya. Ang taong lumayas sa kanyang bahay ay parang ibong lumayas sa kanyang pugad. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kaysa sa malayong kapatid. Anak, magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya, at para may maisagot ako sa nagpapahiya sa akin. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib, ngunit ang taong hangal ay sumusuong sa panganib, kaya siya ay napapahama. Tiyakin mong makakuha ng garantiya sa sinumang nangakong managot sa utang ng hindi mo kilala, upang matiyak mong mababayaran ka. Kapag ginambala mo ng pasigaw na pagbati ang iyong kaibigan sa umaga, ituturing niya iyong sumpa sa kanya. Ang asawang bungangera ay parang tumutulong bubungan sa panahon ng tag-ulan. Hindi siya mapatigil tulad ng hanging hindi mapigilan o kaya ng langis na hindi mahawakan. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka ng bunga nito. Ganoon din kapag amo mo'y iyong pinagmamalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Kung paanong ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ang kapahamakan at kamatayan ay walang kasiyahan. Gayon din ang hangarin ng tao. Pilak at ginto sa apoy sinusubok. Ang tao naman ay nasusubok sa pamamagitan ng papuring kanyang natatanggap. Tagtarin mo man ng parusa ang taong hangal, ang kahangalan niya ay hindi mo pa rin maiaalis sa kanya. Mga hayop mo ay iyong alagaan, at bantayang mabuti ang iyong kawan. Sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mamamalagi magpakailanman. Putulin ang mga damo, at habang hinihintay ang muling pagtubo nito,
putulin din ang mga damo sa kabundukan upang may pagkain ang iyong kawan. Mula sa balahibo ng mga tupa ay makakagawa ka ng kasuotan at maipagbibili mo ang iba mong mga kambing upang may pambili ka ng kabukiran. Mula sa mga kambing, makakakuha ka ng maraming gatas na sapat sa pangangailangan ng iyong pamilya at mga babaeng utusan. Ika-28 Kabanata. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabon. Ngunit ang matuwid ay matapang tulad ng leon. Kapag ang isang bansa ay makasalanan, madalas nilang palitan ang kanilang pinuno. Ngunit kung may karunungan at pangunawa ang kanilang pinuno, matatag ang kalagayan ng kanilang bayan. Ang taong mahirap na ginigipit ang kapwa mahirap ay tulad ng malakas na ulan na sumisira sa pananim. Pinupuri ng masama ang mga taong lumalabag sa utos. Ngunit ang sumusunod dito, kinakalaban ng masama. Hindi maintindihan ng masasama ang katarungan. Ngunit lubos itong nauunawaan ng mga lumalapit sa Panginoon. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Ang matalinong anak ay sumusunod sa mga kautusan. Ngunit ang anak na bumabarkada sa mga pasawan, mga magulang ang pinapahiya. Kung yumaman ka sa pamamagitan ng patubuan, ang iyong kayamanan ay mapupunta sa matulungin sa mga nangangailangan. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong inililigaw ang matuwid para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga pakana. Ngunit ang taong namumuhay ng matuwid ay tatanggap ng maraming kabutihan. Iniisip ng mayayaman na napakarunong na nila. Ngunit alam ng taong mahirap na may pangunawa kung anong klaseng tao talaga sila. Kapag matuwid ang namumuno, nagdiriwang ang mga tao. Ngunit kapag ang pumalit ay masama, mga tao'y nagtatago. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Mapalad ang taong laging may paggalang sa Panginoon. Ngunit mapapahamak ang taong matigas ang ulo. Panganib sa mahihirap ang masamang pinuno, gaya ng mabangis na leon at osong naghahanap ng mabibiktima. Ang pinunong walang pangunawa ay lubhang malupit. Hahaba naman ang buhay ng pinuno na sa kasakiman ay galit. Ang taong hindi pinatatahimik ng kanyang budhi dahil sa pagpatay sa kanyang kapwa ay tatakas kahit saan hanggang sa siya ay mamatay. Huwag ninyo siyang tulungan. Ang taong namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan. Ngunit ang taong namumuhay sa maling pamamaraan ay bigla na lamang mapapahama. Ang masipag na magsasaka ay sasagana sa pagkain. Ngunit maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Hindi mabuti ang may kinikilingan. Ngunit may mga gumagawa nito dahil sa kaunting suhol. Nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. Pasasalamatan ka pa ng tao sa huli kapag sinaway mo siya ng tapat kaysa panay ang papuri mo sa kanya kahit hindi nararapat. Ang taong nagnanakaw sa magulang at sasabihing hindi iyon kasalanan ay kasamahan ng mga kriminal. Ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Ang taong mapagbigay sa mahihirap ay hindi kukulangin. Ngunit ang nagbubulag-bulagan ay makakatanggap ng mga sumpa. Kapag masama ang mga pinuno, mga tao ay nagtatago. Ngunit kapag namatay sila, ang matutuwid ang mamumuno. 29 na Kabanata. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahama at hindi na makakabangon pa. Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla.
Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Ang naghahangad ng karunungan ay nagdudulot ng tuwa sa magulang. Ang nakikisama sa babaeng bayaran ay nagwawaldas ng kayamanan. Kapag ang layunin ng hari ay katarungan, pinatatatag niya ang kanyang kaharian. Ngunit kapag ang layunin niya ay humingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian. Ang taong nagkukunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. Ang taong masama ay mahuhuli sa sarili niyang kasalanan. Ngunit ang matuwid ay aawit ng may kagalakan. Kinikilala ng taong matuwid ang karapatan ng mahihirap. Ngunit hindi ito maunawaan ng taong masama. Ang mga taong nangungutya ay nagpapasimula ng gulo sa mga bayan. Ngunit ang matatalino ang nagpapatigil nito. Kapag inihabla ng marunong ang hangal, ay wala rin kahihinatnan. Dahil hindi titigil ang hangal sa pagdadaldal at panunuya. Kinamumuhian at gustong patayin ng mamamatay tao ang mga taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan. Ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Ang mahirap at ang mapangapi ay parehong binigyan ng Panginoon ng paningin. Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahihirap, paghahari niya'y magtatagal. Ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kaniyang magulang. Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasamaan. Ngunit sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. May mga utusan na hindi mo maturuan sa pamamagitan lamang ng salita, sapagkat kahit nauunawaan ka nila, hindi sila nakikinig. Mas mabuti pa ang kahihinatnan ng mangmang kaysa sa taong pabigla-biglang magsalita. Kung mula pagkabata ng iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya, sa huli ay magiging problema mo siya. Ang taong madaling magalit ay nagpapasimula ng gulo at palaging nagkakasala. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang taong nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Kahit na pasumpain siya na magsabi ng totoo, ay hindi pa rin magsasabi. Mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. Maraming lumalapit sa pinuno upang humingi ng pabor. Ngunit tanging ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng katarungan. Kinasusuklaman ng mga matuwid ang masasama, at kinasusuklaman din naman ng masasama ang mga matuwid. Ang mga kawikaan ni Agur. Ikatatlumpung kabanata. Ito ang mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake na tagamasa. Sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan. At tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay? O kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang dami? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. Dahil kung gagawin mo ito, sasawayin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari, ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat
para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Dagdag pang mga kawikaan. Huwag mong sisiraan ang katulong sa harap ng kanyang amo. Baka isumpa ka niya at magdusa ka. May mga anak na hindi nananalangin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga magulang. Sa halip, sinusumpa pa nila sila. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. May mga taong mapagmataas na kung tumingin akala mo kung sino. May mga tao namang sakim at napakalupit. Pati mahihirap ay kanilang ginigipit. Ang mga taong sakim ay parang linta. Ang laging sinasabi ay, bigyan mo ako. May apat na bagay na hindi kontento. Ang libingan, ang babaeng baog, ang lupang walang tubig, at ang apoy. Ang anak na kumukutya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga agila ang bangkay niya. May apat na bagay na para sa akin ay kahanga-hanga at hindi ko maunawaan. Kung paano nakakalipad ang agila sa kalangitan. Kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan. Kung paano nakapaglalayag ang barko sa karagatan. At ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiping siya sa ibang lalaki. Pagkatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. May apat na bagay na hindi matanggap ng mga tao sa mundo. Ang aliping naging hari. Ang mangmang na sagana sa pagkain. Ang babaeng masungit na nakapag-asawa. At ang babaeng aliping na pumalit sa kanyang amo. May apat na hayop dito sa mundo na maliit. Ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, kahit mahina, nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw. Ang mga badger, kahit mahihina sila, nakagagawa sila ng kanilang tirahan sa mabatong lugar. Ang mga balang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. Ang mga butiki, kahit madaling hulihin ng kamay, matatagpuan kahit sa palasyo ng hari. May apat na nilalang na akala mo kung sino kapag lumakad. Ang leon, pinakamatapang sa lahat ng hayop at walang kinatatakutan. Ang tandang, ang lalaking kambing, at ang haring nangunguna sa kanyang mga kawal. Kung sa kahangalan mo'y nagmamayabang ka at nagbabalak ng masama, tigilan mo na iyan. Hindi ba kapag hinalo ng hinalo ang malapot na gatas ay magiging mantikilya? Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng isang tao ay magdurugo ito? Kaya kapag ginalit mo ang tao, tiyak na magkakaroon ng gulo. Ang mga kawikaan ni Haring Lemuel. Ikatatlumpot isang kabanata. Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae, sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Hayaan mong mag-inuman ang mga taong nawalan na ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Ang mabuting asawa. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linen at lana.
Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin. At mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag, at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig, dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobre kama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, "Maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat." Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay pumupupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan.